So, yun yung mga tatlong compound exercises para sa chest. Tandaan nyo yung incline, yung flat, at saka decline. Okay? Ang pinagkakaiba naman ito, explain ko lang saglit. Hi guys, Arjo Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, bibigyan ko kayo ng mga exercises o yung mga workout para sa chest or para sa dibdib. Okay? Marami nagtatanong sa akin o humihingi ng favor kung makakagawa ba ako ng video para sa chest lang o yung mga chest routine. So kung isa ka dito, kailangan mapanood mo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano i-train or i-workout yung dibdib or yung chest natin. Okay? Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Ayan guys ha, every Friday na ako nag-upload ng video. Kailangan punta kayo sa YouTube channel ko every Friday para makita nyo yung mga bagong updated video ko. Okay? Kung hindi man, kailangan nyo i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video katulad po nito, eh manonotify po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun, gagamitin ko po yung experience kong yun dito sa YouTube channel ko sa inyong lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na natin itong video. Una po sa lahat, sasabihin ko po muna yung mga compound exercises para sa chest. Okay? After, no, sasabihin ko naman yung mga isolation exercises para sa chest. Okay? Kasi may mga compound exercises at saka isolation exercises. May ginawa akong isang video about naman sa legs. Sinabi ko doon yung mga compound exercises para lang sa legs at saka yung mga isolation exercises. Okay? Para mapanood yun, kailangan i-click nyo itong video dito ay... dito, eto na naman eh. Nalilito kasi ako kung dito sa taas o dito eh. Basta may lumalabas na bilog na button, i-click nyo yon. Pag na-click nyo yun, pupunta agad kayo straight dun sa link sa bago kong bago. Dun sa video kong ginawa para sa legs lang, okay? So, i-click nyo yun para may idea kayo kung paano i-train or i-workout yung legs natin, yung mga compound exercises para lang sa legs, at saka para rin sa mga isolation para sa legs exercises, okay? Okay? Okay. Para din yun sa legs lang. Ito namang video to para sa chest lang. Kasi yung compound exercises, marami yun. Pero yung sinasuggest ko, yung major compound exercises, yun yung para sa chest, para sa shoulder, para sa back, at saka para sa legs. May mga ginawa akong mga video doon. So, kung i-scroll down nyo yung channel ko, makikita nyo doon may mga exercises para sa shoulder, para sa back, yung mga compound exercises din doon. So, kung papanoorin nyo yung mga video yun, eh, makakatulong din yun para makita nyo kung ano ba yung mga compound exercises, hindi lang para sa chest or para sa legs. Pwede rin sa back at saka shoulder. Okay? So, yung unang exercise na sasabihin ko dito, ito yung sa compound exercises para sa chest or para sa dibdib, ito yung barbell flat bench. Tandaan nyo, yung barbell flat bench, importante yun. Isa yun sa compound exercises or compound workout para sa chest. Yung barbell bench press, ang wino-workout nun, yung middle chest natin at saka yung whole chest natin. Okay? Tandaan nyo, yung whole chest natin, kaya siya tinawag na compound exercises kasi una sa lahat, makakapag-progress ka dito. Okay? Magbubuhat ka dito, una, mag-aang muna, and ipoprogress mo yung pagbuhat mo in the future or i-develop mo para bumigat yung pagbuhat mo. Okay? Naintindihan nyo? So, kaya itinawag siyang compound kasi wino-workout niya yung buong muscle natin sa chest. Okay? So, yun yung number 1 na exercise na sabihin ko dito. Top 1 yun, tandaan nyo, top 1. Pangalawang exercise naman, yung pangalawang exercise na sabihin ko dito, ito naman yung decline barbell bench press. Okay? Decline barbell bench press, kasi kaya siya tinawag na decline, kasi nakahiga ka pang decline. Diba? So, yun yung ibig sabihin nun. So, yung decline barbell bench press, ang tina-target naman nito sa chest natin, yung lower part ng chest natin. Okay? May mga iba't ibang klase kasi yung pag-bench press. Mamaya sabihin ko yun kung ano yung pinagkakaiba nila. Okay, so yung decline barbell bench press, importante to, isa rin to sa compound exercises, pero ang tinatarget nito, most on or mostly yung lower part ng chest natin. Okay, tandaan nyo yun na, yung lower part ng chest natin ang tinatarget nito. Yung pangalawa naman, sorry, pangalawa, pangatlo na pala.
So, yung pangatlong exercise naman, ito naman yung decline. Decline, kasabi ko nga lang yung incline, okay? So, kung ginawa mo yung decline, punta naman tayo sa incline, okay? Yung incline naman, ito naman yung mas mataas kang nakahiga. Kaya siya incline, kaya siya nakahiga ka mataas sa decline at saka sa flat. Kasi, ang tinatarget na muscle nito, ito naman yung sa upper chest natin, okay? So, nagigets nyo na? Mamaya explain ko yung mga iba't iba klase ng mga flat, decline, saka incline, okay? So, yung incline, ayun yung tinatarget nito. Ito, yung most on yung upper chest natin, pero ginamit ko naman dito yung dumbbells, okay, instead na barbell. Kasi para maiba naman, hindi lagi barbell ang ginagamit ko, so gusto ko may alternate sa barbell. Na ang ginagawa ko lagi sa decline, sorry, incline pala, dumbbells, okay? Doon ako nagpo-progress sa dumbbells, okay? Pero ginagawa ko rin yung barbell, pero mas priority ko yung dumbbells kasi mas na-feel ko na na-contract yung muscle ko sa upper chest ko kung ginagamit ko yung dumbbells kaysa sa barbells, okay? Pero yung sa flat at saka sa decline, ginagamit ko rin doon minsan yung dumbbells, pero mas priority ko doon yung barbells, okay? So, yun yung mga tatlong compound exercises para sa chest. Tandaan nyo yung incline, yung flat, at saka decline, okay? Ang pinagkakaiba naman ito, explain ko lang saglit, yung flat bench press, ayun yung para sa whole chest or sa middle chest. Yung incline, tandaan nyo, yun yung para sa upper chest or para sa taas lang ng dibdib natin. At saka yung decline, para naman lang yun sa baba ng chest natin o sa lower part ng muscle natin sa chest or sa dibdib. Okay? So, ayun yung pinagkaiba ng mga chest exercises. Okay? Naintindihan nyo na? So, kung naintindihan nyo, comment kayo sa baba. Kung hindi nyo naintindihan, explain ko pa rin or try ko pa rin explain ko ano yung compound exercises para lang sa inyo. Ngayon, punta naman tayo ngayon sa isolation exercises. Okay? Kaya sa tinawag na isolation, para yun ma-define yung muscle natin sa chest or para makita yung definition ng muscle natin sa dibdib. Kaya sa tinawag na isolation exercises. At saka, para din yun magsusupport kung gagawin natin yung compound exercises. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng isolation exercises. So, yung unang isolation exercises sa pa... So, yung unang... So, yung unang isolation exercise sabihin ko dito, yung sa cable, okay? Yung cable crossover. Yung cable crossover, meron yung mga level sa pinaka-high or pinaka-taas, sa middle at saka sa lower. Isipin nyo na lang yung cable crossover para din yung bench press pero gamit mo dito yung cable. Okay? So, pag ginagawa mo, yung ilagay mo yung cable sa pinakataas, ang wino-workout noon yung upper chest muscle natin. Okay? Kung yung cable na sa pinakataas. Pag nilagay mo naman yung cable sa middle, so ang na-workout naman noon yung middle part ng chest natin. Okay? So, naiintindihan nyo? So, pag nilagay nyo naman sa pinakababa yung cable, so yun naman na-workout doon yung lower part ng chest natin. Okay? So, tatlong exercise yung para sa chest gamit yung cable. At saka, ito naman yung isolation. Okay? Tandaan nyo, yung pinakataas, ang tinatawag natin doon yung cable crossover or high cable crossover, yun yung para sa upper muscle natin sa dibdib or sa chest. Pangalawa naman, yung sa middle crossover or middle chest crossover, para naman yun sa middle part ng chest natin. Pag nilagay mo naman sa baba or yung lower part ng lower crossover or lower chest crossover, over para naman yun sa lower part ng chest natin. Okay? So, kumbaga, yung cable na yun, design siya para ma-workout yung whole chest natin o yung buong chest natin o yung buong muscle natin sa chest. Okay? So, nagigets nyo na? So, meron siyang pang upper, pang middle, at saka pang lower part ng chest natin. So, yung tatlong exercise, isolation exercise, gamit yung cable. Okay? Tapos ngayon naman, yung pangalawang isolation exercise, punta naman tayo ngayon sa machine. Itong isolation exercise na to o itong machine na to, gamit mo naman dito yung para sa pec. Yung pec naman, yun yung para sa inside ng chest natin. Okay? May sinasawag sila yung pec o yung pectoral chest part, ayun yung sa gitna ng chest natin. Okay? Para ma-workout naman yun, ang ginagamit natin ditong machine, yung pec machine o yung pec deck machine. Hindi ko alam kung meron yung pec deck machine sa gym nyo or kung sakay nag-workout, kung meron yun, gamitin nyo rin yun, makakatulong yun para sa loob ng chest natin, sa dibdib natin, o yung tinatawag nilang pec muscle. Okay? So, yung pang last exercise, punta naman ulit tayo sa machine. Okay? Itong machine naman na to, ang tinatawag nila dito, yung machine crossover. Or yung machine crossover naman, para rin naman to sa buong chest natin. Isolation exercise pa rin to, pero itong machine naman na to, ginagamit ko naman to para rin to sa buong part ng chest natin. Okay? So, ang ginagawa ko, kapag ginagamit ko itong machine na to, nilelevel ko lang siya sa middle part ng chest natin or middle part ng chest ko para ma-workout yung
middle part ng chest ko, okay? Para din siyang cable machine. Mapinagkaiba lang niya sa cable machine, yung cable, mas nababalat niya yung chest mo, kumbaga mas nai-stretch niya compare dito sa machine na to. Okay, pero parehas lang sila ng wino-workout, yung whole chest natin at saka yung pec natin. Okay, so yun yung isolation exercises para sa chest. Okay, for additional information guys, makakatulong dito kung ginagawa nyo palagi yung push-up. Yung push-up, isa yun sa exercise, paganda rin yung para sa chest. Okay, kung gagawin nyo palagi yung push-up, makakatulong yun para ma-develop din yung muscle natin. At saka at the same time, makakatulong din yun para makagain tayo ng strength habang ginagawa natin yung compound exercises natin. Magandang gawin yung push-up kapag bago nyo gawin yung compound exercises nyo. Okay, kumbaga yun yung warm-up nyo bago nyo gawin yung compound exercises, yung mga flat bench press, decline bench press, or yung incline bench press. Okay? Kung gagawin nyo yung push-up bago yung mga compound exercises, makakatulong yung para sa blood flow ng chest natin at saka at the same time ng upper body natin at saka ng shoulder din natin. Okay? So, kumbaga yun yung warm-up nyo, kung gagawin nyo yun as a warm-up, magandang tulong yun para maging ready na yung chest natin o yung katawan natin para sa chest routine workout natin or chest routine exercises natin. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko para din po sa lahat ng mga beginners. Hindi lang para sa mga beginners, para din po sa lahat ng walang idea kung paano i-train or i-workout yung chest or yung dibdib nila. Okay? Sharing is caring. Diba? Yeah! Ulitin ko lang po guys, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Ulitin ko lang po, every Friday. Okay? Every Friday na ako nag-upload ng video guys. So, punta kayo dito sa YouTube channel natin or visit kayo dito sa YouTube channel natin every Friday para sa bago kong video. Okay? Kung ma-miss nyo naman yung every Friday, huwag kayo mag-ala. Basta i-click nyo lang yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video. Kung ma-miss nyo man yun, mananotify po kayo. Okay? At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, thank you for watching, guys. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? Peace.